maging personal na tuklas ng bawat nagpapare at ng bawat pare. Dito po, sa pagbibigay sa atin ng larawan ni Abraham, ngayong taon ng pananampalataya, ngayong kaugnay ng encyclical ni Francisco ang Santo Papa, kaakibat nito ang iba pang pagbasa at ito'y sa Ebanghelyo naman. At ang Ebanghelyo na ating tinutunayan itong taong ito ay siyempre si San Lucas. At kapunato na po na nung simulan nito, nung nakalipas nung isa pang linggo, ika-18 linggo sa karaniwang panahon, ang Ebanghelyo nagsalaysay kung paanong kay Jesus ay iniharap ang pakiusap. Pwede po bang sabihan ninyong kapatid kong ibigay sa akin ang aking mana? At yung tugon ni Jesus ay maaaring sa atin ay makapagdulot ng pagtataka sapagkat ang sagot ni Jesus ay tila may kasungitan. Ginoo, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagaparte ng inyong mana? Ang kaulugan nito ay isa, hindi nagmamasumit si Jesus. Inilalagay niya sa lugar. Iyang mana at iyong pagkakagalit ninyo at hindi pagkakaunawaan ng magkapatid, iyan ay hindi kabilang sa tunay na mahahalagang dapat pagkaabalahanan ng isang tao. Yun yan. Yun ang kaulugan niya. At ito'y importante kay San Lucas. Dibihihimayin ko, makita ninyo, sapagkat ang Ebanghelyo ang nagpapaliwanag kay Abraham at si Abraham ay nagdudulot ng kapaliwanagan sa Ebanghelyo. Iyon po ang iwaga ng salita ng Diyos. Old Testament and New Testament in a mutual enrichment. At nang mangyari ngayon sa panahon natin, in the year of faith, ang empowerment. Ito pong salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ito'y buhay. Diyos ang nagsasalita. Meron siyang sinasabi. Anong laking kapabayaan na ito'y hindi natin pinagpilitang mapakinggan o hindi natin nakuhang ang kinig. Iyon po, para sa akin, ang dapat na nangyayari. Okay, ano ang isinunod ni Jesus matapos niyang ilagay sa lugar yung pagpaparte ng mana? Hindi ko priority. Hindi mo rin dapat maging priority. Alam ba kung bakit? Eto, makinig ka. Mayroong isang mayaman na ang kanyang kupirin ay umani ng marami sa gana. Alam mo ba kung anong tanging nasa isip niya? Saan niya ito ilalagay para ito mananatiling kanya? Ang solusyon niya, magpalaki ng mga kamari. Ilagay lahat doon. At masabi niya sa sarili, tapos na ang buto-buto, sigurado na ako. Wala na akong ibang gagawin pa kundi kumain, magpasarap. Ayun. At sa bibig ng Diyos, lumitaw ang isang salita na napakahalaga. Sabi ng Diyos, hangal! Tanga! Akala mo ba'y matalino ka na? Akala mo ba'y mahusay ka na? Sapagkat alam mong magpalaki ng pamalit? Alam mong mag-ipon ng ari-arian? Ngayong labi, babawiin sa iyo ang buhay mo. Ano ngayon? Kanino mapupunta itong inipon mo para sa iyo? Okay, yun yan. At ngayon na sumunod na linggo, doon din sa 12th kabanata ni San Lucas, mga kapatid ko, ito'y intentional, ito'y guided by the Holy Spirit. Ano ngayon ang naging ebanghelyo natin? Ayun, nakatutuwa. Ako'y nagtutuwa, pero ako'y nalulungkot. Alam ko ninyo bakit? Sapagkat pag binuksan mo yung leksyonaryo, ito'y pinutol. At yung mga inalis, iyon yung mahalaga. Ano ang unang pinutol? Pinungos yung umpisa na sinabi ni Jesus,
huwag kayong matakot muntingkawan sapagkat gusto ng inyong ama na ibigay sa inyong kaharian. At yung sumunod na talata, ayun nata ay 12:32, 12:33, ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo ang iyong ari-arian, dumamay ka sa mga dukha. Iyon ang tinanggap. At ang sumunod na lamang, maging handa kayo, sindihan ang inyong ilawan. Bakit sa akin ay ito yung magisterial yun eh. Ibigay yung text na yun. Ano ang naging konsiderasyon ng sa buhay o ng leksyonaryo o ng ano paman ay baka mainip yung mga tao, baka si Father ay pagod na, iklian mo na lamang. At the expense of what? At the expense of God's message. Sapagkat, ano ba talaga ang mensahe? Ang mensahe ay karugto noong nakalipas na linggo na kung saan sinabi ni sa atin, hindi mahalaga yun. Tandaan mo ito, kung ang karunungan mo ay sa totoo lamang katangahan, sapagkat ang pagkakakita mo sa iyong ari-arian ay para sa sarili lamang, kung iyon ang sinabi, ngayon ay malinaw. Ang daigdig, ano ang kanilang hinahanap? Ay di katulad ng taong hangal, mga bagay na material. Ngunit, ito. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ayun, hanapin muna ninyo yan. Lahat na yan, ibibigay pa sa inyo. Iyon ang sinundan ng Ebanghelyo noong linggo. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag, muntingkawan. Wow, that is a word of endearment. Si Jesus ang pastor, ako bahala sa inyo. Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Hindi ko kayo pababayaan eh. Huwag kayong matakot na baka wala kayong kakainin. Sapagkat yun ang takot ng mundo. Walang kakainin, walang isusuot. Yun eh. Yun ang mga nauna. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong gumaya sa mundong walang pananampalataya. Tigib ng takot hinggil sa mga bagay ng mundo. Munti kong kawan, hindi ba't ako ang pastol? Hindi ba't kayo yung inaalagaan ko? Hindi ba't kayo yung dinadala ko kung saan may patubig? Kung saan meron kayong makakain? Kalooban ng Ama, ibigay sa inyo. Una, sinabi, hanapin ninyo. Pero ito, tip ko sa inyo. Talagang ibibigay sa inyo ng Ama eh. Ayun. At ito na ngayon. Sa apa lamang ngayon sinabi, ang mahalaga ay ano ba ang mahalaga? Ano ba ang mahalaga hinggil sa bagay ng mundong ito? Yung kanilang pinagkakabalahanan, o ninyong pagkakabalahanan. Ang totoo ang dapat ninyong pagkakabalahanan. Ang totoong mahalaga, ang kaharian ng Diyos. Maging katulad kayo. Ano ngayon? Binigyan na ngayon ng concretization. Yung kanyang talinhaga. Maging handa kayo, sindihan ang inyong ilawan, at nang kailanman paanuman dumating ang inyong Panginoon. At yung kanyang pagdating, iisang kahulugan. Alin sa dalawa na kayo magkakaroon ng isang matibyas na samahan o magkakaroon ng malupit, mapait na pagsusulit kaya kaparusahan sa anumang kapabayaan. Iyon ang dalawang talinhaga. Ano ngayon pala ang pangunahin sa diwa ni Jesus? Kayong lahat ay mga pinagkatiwalaan na alipin. Ang Diyos, anumang meron kayo, binigay niya. At itong nasa inyo, ang hinahanap niya ay iisa na ito'y gamitin ninyo ng tama. Ayun, gamitin ng tama. Samantalahin, gawin ang dapat ninyong ginagawa. Huwag na huwag ninyong pabayaan na kayo'y matagpuan na hindi ninyo ginagawa yung dapat ninyong ginagawa. Tingnan ninyo mabuti yung dalawang talinaga. Sino yung inabutan? Abay, di yung aliping akala hindi pa darating. Nako, na-traffic na naman ang boss ko. Kaya, mata-traffic,